Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay patuloy pa rin natin na minomonitor ang LPA na nasa southern part po ng ating bansa at ngayon po ay nasa southeastern part na po ng southern Palawan. Nananatili pa rin po na mababa ang tsansa nito na maging bagyo at posibleng mamayang gabi ay nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. Pero base po dito sa weather model na ating ginagamit, posibleng may banta muli ng bagong LPA na mabubuo anytime dyan pa sa silangang bahagi ng ating bansa sa labas po ng ating area of responsibility. At gaya po ninyo nakikita ay posibleng lalapit muli dito sa ating bansa at ang development po nitong ating babantayan at ito naman po yung pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, amihan pa rin ang umiiral dito po sa May Luzon at ang trough naman po ng LPA ang nakakaapekto ngayon dyan sa May Palawan, Western Visayas at Mindanao. Kaya ngayong madaling araw, dulot po ng amihan ay may mga isolated rains pa rin sa ilang bahagi po ng Cagayan at dulot naman po ng shear line at saka po ng trough ng LPA ay mayroon pa rin po mga pulo-pulo na mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Mimaropa, Quezon, Bicol Region, ilang bahagi po ng Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Caraga, Northern Mindanao at maging po sa May Zamboanga Peninsula at mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi po ng Northern Luzon at Central Luzon, maging po sa May Mindanao. Pero sa May Southern Luzon, Visayas, Caraga, maging po sa ilang bahagi ng Cagayan ay mayroon pa rin pong mga pulo-pulo na mga pag-uulan. At mamayang hapon ay patuloy pa rin po ang makulimlim na kalangitan na may mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, maging po silang bahagi pa rin ng Cagayan, kaya iba yung pag-ingat po sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, epekto po ng amihan at saka po ng shear line ay may kataasan pa rin po ang mga alon sa seaboard po ng Northern Luzon at Eastern seaboard po ng ating bansa. Gaya pa ninyo nakikita, ang mga may kulay pula po ay posibleng aabot ang taas ng alon hanggang po sa 2 to 4 meters height. Kaya iwasan muna natin ang pumalaot dyan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!